Abanata 776. Sa kasamaang palad, ang kabisera ay nabigo sa wakas. Upang maging tumpak, ito ay kalahating kabiguan at kalahating tagumpay. Inilaan ng kabisera ang lahat ng pambansang lakas nito upang lihim na alagaan si Blake Darby. Ngayon, malinaw na ang mga benepisyo. Binaliktad ni Blake ang alon ng nasa panganib ang bansa. Bagamat ang iba't ibang makapangyarihan at aristokratikong pamilya ay namuno sa iba't ibang lugar, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tawaging mga hari. Walang ibang dahilan kundi ang takot sa Northern Army. Kung sino man ang nang-ahas na maging unang tumawag sa kanilang sarili bilang hari, tiyak na personal na bababa si Blake at muling isaaktibo ang Northern King's Sword. Papatayin niya ang kanyang buong pamilya, kabilang ang matanda at mahihina. Nakakalungkot lang na namatay ang pangalawang anak ni Handsworth. Kung hindi siya namatay na bata pa. Pagkatapos ng tagumpay ngayon, magagawa niyang kontrolin ang bansa kasama si Blake at itulak si Handsworth sa tuktok nito. Sa kasamaang palad, ang daang taon na plano ng kabisera ay hindi nagtagumpay. Sa sandaling ito, nakatayo si Blake sa pagitan ng langit at lupa habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Isa hanggang isa ay dahan-dahang naglalabas ng alon ng presyon ng manipis na katawan. Ang pressure na ito ay tila kasing lakas ng langit na parang kaya nitong sugpuin ang mundo. Bakas lang. Hindi pa lumalabas ang aura ni Blake. Bahagyang nakaramdam ng matinding pressure si Wilder Flitwick at ganap na inilabas ang kanyang pinnacle aura. Ang sigla ng summit ay ang makapal na kakanyahan ng dugo. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang mga ugat. Isang mahaba at hubog na talim ang dahan-dahang lumitaw sa kamay ni Wilder. Ang talim ay kumikislap na may malamig na liwanag habang paus niyang sinabi, "Blake Darby, ikaw talaga ay kasing conceited gaya ng sinasabi ng mga chismis. Gusto mo ipasa ko sa'yo. Mangarap pa." Ang sable ni Wilder ay tumama na parang kulog na tumama sa gilid. "Mag-ingat ka, Commander." Galit na sigaw ni Maddox. "Umatras. Mamamatay si Maddox kung sasali siya sa Battle of Pinnacles, kaya hiniling siya ni Blake na umatras." Kaagad pagkatapos, sumayaw sa ere ang puting damit ni Blake. Ang kanyang kanang kamay ay nasa likod ng kanyang baywang, at isang bola ng dugo na si Chi ang lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Ang mga buto ni Blake ay may 100,000 na nang sigla. Nauwi na ito sa kanyang pundasyon, nakatago ng malalim sa kanyang mga buto, hindi makaagos palabas at patuloy na nagpapalusog sa kanyang katawan. Ang dugunchi sa katawan ni Blake ay 120 na lamang. Bagamat mahina ang kanyang sigla, malamang ay katumbas ito ng sigla ni Wilder. Pero malakas ang pangangatawan ni Blake. Ang 100,000 na sigla sa kanyang mga buto ay naging kanyang pundasyon na nagpapahintulot sa kanyang pangunahing bilis na umabot sa 300 metro bawat segundo. Ang kanyang pangunahing lakas ay umabot din sa isang nakakatakot na antas. Ang isang detalyadong pagsusuri ay kinakailangan upang masuri kung ano ang kanyang pangunahing kapangyarihan sa labanan. Hindi ginamit ni Blake ang kanyang katawan para i-bully si Wilder. Ang sigla ay lumabas sa kanyang kaliwang kamay at agad na namuo. Isang bilog ng dugong chi ang naging blade form at lumiit ng kalahati. Kaagad pagkatapos, lumiit muli ang lifeblood substance. Ginamit ni Blake ang ipinagbabawal na pamamaraan, heaven splitting. Tanging ang ipinagbabawal na pamamaraan, ang heaven splitting, ang makakapagsiksik ng kanyang sigla ng napakabilis at nagpapataas ng kanyang lakas sa pag-atake ng ilang beses. Dahil sa eksenang ito, lumiit ang mga mag-aaral ni Lavelle Simpson. Dalawang magkasunod niyang piniga ang kanyang sigla. Ipinagbabawal na pamamaraan, paghahati ng langit. Nagbago ang ekspresyon ni Forrest Gray. Mula noong sinaunang panahon, ito ay isang martial arts technique na maaaring mag-compress ng dugo at chi ng isang tao ng maraming beses. Ang bawal na technique lang, heaven splitting. Ito ay kilala bilang heaven splitting na pinakamalakas sa 10 ipinagbabawal na pamamaraan. Kung ito ay isang mataas na antas na sumikat na nililinang ang ipinagbabawal na pamamaraan, ang heaven splitting, pagkatapos na makabisado ito, ang lakas ng pag-atake nito ay maaaring tumaas ng 10 beses. Ito ang dahilan kung bakit maaaring mayrank ang heaven splitting sa nangungunang 10 ipinagbabawal na diskarte sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kapangyarihan nitong nakakasakit.
Ang bawat isa sa 10 ipinagbabawal na pamamaraan ay may napakalakas na kapangyarihan sa Opens Iba. Ang Heaven Split ang nangunguna sa 10 ipinagbabawal na pamamaraan. Hindi na kailangang isipin kung gaano ito kakilakilabot. Sa sumunod na sandali, tinitigan ni Forrest ang kaliwang kamay ni Blake at paus na sinabi, "Triple compression." Ang sigla na inilabas ay na-compress ng 3 beses. Ito ay dapat na ang ipinagbabawal na pamamaraan, Heaven Splitting. Natutunan lamang ni Blake ang ipinagbabawal na pamamaraan at nalinang na ito sa 3 antas. Sobrang nakakakilabot na. Mayroong kabuuang 10 ipinagbabawal na pamamaraan. Ang bawat antas ng paglilinang ay maaaring mag-compress ng sigla ng isang tao. Kung mas condensed ang sigla, mas malakas ang lakas ng pag-atake. 10 beses ng compression. Gaano kate-cut iyon? Tanging ang mga nagel inang ng ipinagbabawal na pamamaraan ng Heaven Split ang makakaalam. Sa sandaling ito, ang kaliwang kamay ni Blake ay isang talam na gawa sa dugo. Ang talam ay ang Northern Cold Sword. Ang kulay dugong espada ay tumawid sa kalangitan at nakipagsagupaan sa Crescent Saber sa kamay ni Wilder. Basag. Nagkabanggaan ang dalawa. Ang isa ay ang pagpapakita ng sigla, habang ang isa naman ay isang summit na sandata. Sa sandaling nagkabanggaan sila, agad na nabasag ang pinakataas na sandata ni Wilder. Ang pinnacle na sandata ay talagang direktang pinutol ng sigla. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Heaven Split ang forbidden technique, paos na sabi ni Forrest. Walang bagay sa mundo ang hindi masisira. Ito ay umaayon sa reputasyon nito. Ang ipinagbabawal na pamamaraan ay nakakawasak sa langit, nakakagulat sa nakaraan at nakakasilaw sa kasalukuyan. Ito ay may sariling natatanging katangian. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Wilder. Hindi niya akalain na siya ay talagang magiging napakamutla. Parang bangin ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Sa pamamagitan lamang ng palitan na ito, determinado ang nanalo. Ikanawit ni Blake ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang sinabi, "Kung hindi ko magagamit ang isang walang katulad na henyo, siya ay papatayin ng walang awa. Ganito palagi ang ginagawa ko. Dahil kaaway ka, papatay ako ng walang awa. Bihira akong magbigay ng pagkakataon sa mga tao, lalo na sa pangalawang pagkakataon. Wilder Flitwick, tatanungin kita sa huling pagkakataon, handa ka bang sumali sa Northern Army?" Alam ni Blake na hindi mapapawi ang mga maharlika at makapangyarihang pamilya. Marahil makalipas ang 100 taon, ang pamilyang Darby ng Preston ay magiging isang malaking aristokratikong pamilya. Dahil ang mga aristokratikong pamilya ay hindi maaaring sirain o patayin, si Blake ay kumilos bilang Panginoon sa mundo ng mga tao at pinasuko silang lahat. Ang mga nagsumite, nabuhay. Kung hindi, sila ay papatayin ng walang awa. Sa wakas ay naihayag na ni Blake ang kanyang paninindigan bilang isang nangingibabaw na pinuno kung saan ang mga sumusunod ay uunlad at ang mga naghimagsik ay mamamatay. Ngayong nabigyan na si Blake ng bagong titulo, sa wakas ay naihayag na niya ang kanyang mga pangil. Ang 4 na pangunahing entidad ay may ligaw na ambisyon at gustong kontrolin ang kapalaran ng bansa, hatiin ang bansa, at kontrolin ang bansa. Kailangang parusahan ng gusto ni Blake ang mga puwersang ito. Mamamatay ang mga nanggulo kay Hansworth. Ito ang pulang linya na iginuhit ni Blake. Sumunod dun. Hinawakan ni Wilder ang sirang saber at malungkot nang umiti. "Ako ay 32 taong gulang, at nakamit ko ang mahusay na tagumpay, ngunit hindi pa rin ako ang iyong kapareha. Napatay mo ang napakaraming miyembro ng pamilya ng Flitwick. Daan-daang miyembro ng aking pamilya ang namatay sa ilalim ng iyong talem. Daan-daang mapaghiganti ng mga kaluluwa ay hindi makapagpahinga sa kapayapaan. Mayroon akong dugo ng pamilya Flitwick na dumadaloy sa aking mga ugat. Lumaki akong kumakain ng pagkain ng Flitwick family. Paano mo inaasahan na ako ay magpapasakop sa Northern Army? Imposible. Namumula ang mga mata ni Wilder, halatang ayaw magpasakop. Gayunpaman, ang summit na henyo na ito ay isang mataas na antas na summit sa hinaharap. Sayang naman kung dito siya mamatay. Si Blake ay kasing tapang ng isang Panginoon. Dahil may intensyon siyang supilan ng 4 na pangunahing entity, hindi siya susuko sa kalagitnaan. Hindi na siya binigyan ni Blake ng dahilan. Hindi niya kinausap si Wilder tungkol sa katwiran ng bansa.
Bahagyang gumalaw ang maninipis na labi ni Blake, at mahinang sinabi niya, kung magpapasakop ka sa Northern Army, magkakaroon ng bloodline ang pamilya Flitwick sa hinaharap. Isang tahasang pagbabanta. Hindi dumaikit si Blake sa maliliit na detalye. Ang pangungusap na ito ay kumakatawan sa isang nakagigimbal na layunin ng pagpatay. Kung magsumite si Wilder sa Northern Army, magiging miyembro siya ng Northern Army. Hanggat siya ay isang anak ng Northern Army, kahit na siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya, at kahit na ang kanyang mga magulang at kapatid sa likod niya ay gumawa ng isang malaking pagkakamali, sa personalidad ng commander ng militar, gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon sa protektahan mo siya. Ang mga nakatataas sa Northern Army ay likas na nagpo-protekta sa kanilang sarili. Sa kabaligtaran, kung hindi nagsumite si Wilder ngayon, ang lahat ng martial artist ng pamilya Flitwick, hindi alintana kung sila ay direkta o miyembro ng pamilya ng branch, ay mamamatay sa hinaharap. Ang pagpatay sa kanilang lahat ay mag-iiwan sa kanila ng walang hinaharap na bloodline. Kabanata 777. Ito ang paraan ng ginawa ni Blake Darby. Kung tutusin, si Marshal Emperor Yanagi ang nagturo kay Blake mula pa noong bata pa siya. Kaagad pagkatapos. Ang huling pangungusap ni Blake ay parang huling dayami na nabasag ang likod ng kamelyo. Ako ang nagutos na patayin ang 24 na dibisyon kagabi. Isang pangungusap lang ay lumiit ang mga mag-aaral ni Wilder Flitwick. Sa isang iglap, namutla ang mukha ng pitong buto. Naiintindihan nilang lahat. Tinataka ni Blake ang Northern King Sword at tila walang pakialam. Lahat ng iyon ay peke. Ang demonyong ito na nakaputi ay muling niloko ang lahat. Inakala ng lahat na ang mga anak ng Northern Army ay pinagkalooban ng mga titulo sa kabisera dahil sa mga big shot ng kabisera. Sa katotohanan, ang lahat ng ito ay ang huling desisyon ni Blake. Lihim nang nakontrol ni Blake ang bansa. Kagabi, nang tama ang oras, desidido siyang naglabas ng lihim na utos ng pagpatay at minasaker ang lahat ng martial artist ng mga aristokratikong pamilya at makapangyarihang pamilya sa 24 na dibisyon. Sa pangkalahatan, walang natirang buhay. Ganito ang ugali niya. Kapag kumilos ang Northern Army, papatayin nila ang lahat ng martial artist ng 4 na pangunahing entity. Naintindihan din ni Wilder ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Blake. Ngayon, kung nagsumite si Wilder, ang isang tao mula sa pamilya Flitwick ay maaaring mabuhay sa hinaharap. Si Wilder ang pipili kung sino ang hahayaang mabuhay. Ang pitong henyo na ito ay itinago sa loob ng ilang dekada. Kinatawan nila ang mga makapangyarihang pamilya at dumating upang labanan na may layuning talunin si Blake. Ipinakita nito ang pundasyon ng makapangyarihang mga pamilya. Sa huli, ang walang pakialam na si Blake ay tila naghihintay sa pagdating ng mga tao mula sa mga makapangyarihang pamilya. Inilagay ni Blake ang kanyang mga kamay sa likod at bahagyang umiti, "Wilder, ano sa palagay mo?" Ito ang pangatlong pagkakataong ibinigay ni Blake kay Wilder. Ito rin ang huli. Ang katotohanang handang bigyan siya ni Blake ng 3 pagkakataon ay nagpatunay na may magandang plano siya. Si Wilder ay isang breakthrough point lamang. Sa sandaling ito, nakita ng mga mata ni Wilder ang kawalan ng pag-asa. Siya ay isang henyo na talento. Sa murang edad, nakamit na niya ang malaking tagumpay at naabot niya ang tugatog na kaharian. Siya ay dapat na nakatayo sa tuktok ng mundo. Pinnacles ang nangungunang martial artist sa mundo. Pero ngayon, pinilit siya sa life and death dilemma ni Blake. Paano kung gusto ni Wilder na mamatay ngayon? Para kay Blake, isang slash lang ang kailangan para patayin si Wilder. Isang talim lang ay sapat na para pugutan siya ng ulo. Madali para sa isang tao ang mamatay, ngunit itinuon ni Blake ang kanyang mga mata sa buong pamilya ng Flitwick. Kung muling inatake ni Blake ang pamilya Flitwick, ang natitirang mga miyembro ng pamilya ng Flitwick ay papatayin ng Northern Army. Ang pamilyang Flitwick na naipasa sa daan-daang taon ay ipinanganak mula noong dinastiyang Morpheus. Ang mahabang kasaysayan ay ganap na magiging usok. Pinakamahusay na naunawaan ni Blake ang mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya. Mayroong 5 o kahit 7 henerasyon sa isang makapangyarihang pamilya. 7 henerasyon sa iisang bubong. Pansariling interes muna.
Ang ideya na ang pamilya ang mauna ay naitanim sa mga martial artist ng mga makapangyarihang pamilya mula noong sila ay bata pa. Ang pamilya ay higit sa lahat. Para sa pamilya, maaari nilang isakripisyo ang lahat at masira ang ilang mga hangganan. Katulad ng kung paano nakipagsanib-puwersa ang makapangyarihang mga pamilya at mga aristokratikong pamilya sa mga dayuhang kaaway upang ilibing ang 700,000 lalaki ng Ludwig sa Ludwig Mountain Range. Hindi nagtagal, ang mga makapangyarihang pamilya sa kabisera ay naglabas ng nilalaman ng daang general na pulong sa bangko sa labas ng mga hangganan. Sinadya nilang gamitin ang mga kamay ng mga dayuhang kaaway para patayin ang Northern King. Ang gayong pagkilos ay pagtataksil. Nasira nila ang ilalim na linyang ito. Hindi pagmamalabas para kay Blake na gumamit ng anumang paraan upang harapin ang mga makapangyarihang pamilya. Sa sandaling ito, si Sadie Dudley, na nakaupo sa isang bench na bato sa hindi kalayuan, ay ibinuka ang kanyang cherry lips at sinabi sa isang makalangit na boses, ang Young Master ay nagiging mas at higit na katulad ng Martial Emperor Yanagi. Ang commander ay bata pa at may espiritu ng isang pinuno. Sa mga mata ni Maddox Johnston, si Commander Blake ang pananampalataya ng mga lalaki ng Northern Army. Ang commander sa kanilang mga puso ay walang kapintasan. Inilagay ni Blake ang kanang kamay sa likod ng dewang at dahan-dahang itinaas ang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang 3-foot-long bloodshy sword at itinutok ito kay Wilder. Halatang limitado ang pasensya ni Blake. Si Wilder ay isang sumikat na henyo. Kung hindi siya magagamit ni Blake, siya ay papatayin. Nandoon pa rin ang layunin ng pagpatay ni Blake. Binigyan na niya ng option si Wilder. Kung ayaw pa rin sumuko ni Wilder sa Northern Army. Ngayon, ang kanyang dugo ay damanak sa buong Nayon. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat. Dahan-daang pumikit si Wilder at itinapon ang sirang saber sa kamay. Paus niyang sinabi, kung susuko ako, mabibigyan mo ba ng paraan ang pamilya Flitwick? Kung gaano karaming mga tao ang maaaring mabuhay sa hinaharap ay nakasalalay sa kanilang sariling mga pagpipilian. Ang mga makapangyarihang pamilya ay naging sakuna, at ang mga maharlikang pamilya ay naging sakuna. Ang sakuna na ito ay dapat magtapos sa aking mga kamay. Binawi ni Blake ang mahabang espada sa kanyang kaliwang kamay, at ang dugo ni Chi ay umakyat sa kanyang katawan. Natahimik si Wilder. Natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Blake. Ilang tao ang maaaring mabuhay sa pamilya Flitwick sa hinaharap? Ito ay depende sa kung ang mga martial artist ng pamilya Flitwick ay handang magpasakop sa Northern Army. Kung sila ay matigas ang ulo at sinunod ang paraan ng mga makapangyarihang pamilya, hindi sila kukonsintihin ni Blake, kaya tiyak na papatayin niya sila ng walang awa at sugpuin silang lahat. Tinitigan ni Wilder si Blake at paos na sinabi, gusto kong mabuhay ang kapatid ko. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay si Leia Flitwick. Isa rin siyang seed genius ng Flitwick family. Si Blake ay hindi estranghero sa babaeng ito. Nakita na niya siya dati. Napangiti ng gusto si Blake at tumango. Oo naman. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi naniwala si Wilder kay Blake. Mula noong sinaunang panahon, karamihan sa mga tao ay walang pananampalataya sa kanilang mga emperador. Bata pa si Blake at may kakayahan siya bilang isang bayani. Nag-aalala si Wilder na babalikan ni Blake ang kanyang salita sa hinaharap. Mahinahong sinabi ni Blake, ang Northern Army ay maaaring tumanggap ng isang batang babae sa isang wheelchair. Kung gusto mo siyang protektahan habang buhay, wala kang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa amin. Ang mga salita ni Blake ay hindi nag-iwan kay Wilder ng anumang paraan. Bawat salita ay pinipilit siya patungo sa isang direksyon. Ito ay dahil ipinanganak si Wilder sa isang makapangyarihang pamilya. Kinailangan ni Wilder at ng iba pa ang pananagutan para sa kasamaan na ginawa ng makapangyarihang mga pamilya sa daan-daang taon. Sa ilalim ng tingin ng lahat, napuno ng gulat ang mga mata ni Keegan Webster. Alam niya na si Wilder ay isang pinnacle expert. Isa siyang pinnacle genius. Gayunpaman, sa harap ni Blake, siya ay ganap na pinigilan. Sa harap ni Blake, ang isang pinnacle martial artist ay wala man lang second choice. Ngayong gabi, kailangan niyang magpasakop sa Northern Army. Dahan-daang ibinaba ni Wilder ang kanyang mapagmataas na ulo at paos na sinabing, binabati ni Wilder Flitwick ang commander.
Isang pangungusap ang nagpahayag ng pagsusumit ni Wilder. 100 taon na ang nakalilipas, ang unang disipulo ni Kylo, si Donovan Dudley, ay nagsabi na ang pinakasikat na mga eksperto sa mundo ay pawang mga alipin. Hindi pa ito sinabi ni Blake. Ngunit ginawa niya ito. Ito ay isang bagay na hindi nagawa ni Donovan noon. Ngayon, ginawa ito ni Blake. Dahil sa sinabi ni Wilder, nagulat at nagngangalit ang 6 na tao sa tabi niya. Isa sa 7 pinakamataas na figure ng mga makapangyarihang pamilya ang sumuko sa Northern Army. Isa itong malaking kahihiyan sa mga pamilya. Huwag kalimutan na dumating silang 7 ngayon dahil ilang dekada na silang nakatago. Magkasama, gusto nilang talunin ang Northern King. Gusto nilang tumapak sa balikat ni Blake at sumikat. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Wilder, paos na sabi ni Lavelle Simpson, nabaliw ka. Ang lakas ng loob mong ipagkanulo ang mga makapangyarihang pamilya. Iniiwan niya ang dilim para sa liwanag. Dahan-daang tumalikod si Blake at itinaas ang kaliwang kamay. Isang dinakikitang puwersa ang sumipsip ng isang pilak na sibat. It was the soul-shaking spear. Itinutok niya ito kay Lavelle at mahinang sinabi, nabahiran mo na ba ang iyong mga kamay ng dugo ng ating mga sundalo? Kabanata 778. Hinawakan ni Blake Darby ang soul-shaking spear sa kanyang kamay at tumingin kay Lavelle Simpson. Malakas na tumugon ang pinakamagaling na henyo ng pamilya Simpson. Inilabas niya ang kanyang pinnacle aura at tumangay ito kay Blake. Malamig niyang sinabi, bakit hindi ko kayang patayin ang iyong mga tao? Pinatay ko ang 7 nakatagong ahente ng Northern Army. Mayroon ding isang martial artist na antas ng war god na nagngangalang Pierce Ledford. Siya ay pinatay sa isang lawas sa labas ng kabisera na may 3 talim. Sa aking mga mata, ang alamat ng kawalan ng kakayahan ng Northern Army ay hindi masira. Ito ay si Lavelle Simpson. Isa siyang martial artist sa listahan ng wanted ng Northern Army. Wala sa mga martial artist sa listahang ito ang inosente. Gayunpaman, may karapatan si Lavelle na maging mayabang. Ang maging isang pinnacle martial artist bago ang edad na 50 ay talagang itinuturing na isang henyo. Kung ang isang martial artist ay naging isang pinnacle martial artist bago sila umabot sa 100 taong gulang, hanggat walang mga nakatagong sakit sa kanilang katawan, tiyak na sila ay magiging isang high-level na pinnacle martial artist sa hinaharap. Hawak ni Lavelle ang kanyang mahabang espada sa kanyang kanang kamay. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa gilid ng espada, at damaloy ang dugo sa kanyang katawan. Sa palso ni Wilder Flitwick ay isang pilak na relo. Ang relo ay nagbip, at isang pulang numero ang lumitaw. Vitality, 530 na, ang gayong mayamang sigla ay maihahambing sa mas lumang henerasyon ng mga martial artist. Ang damong espiritu ay kulang sa modernong panahon. Kung nais ng tuktok na tumaas ang kanilang chi at dugo, kailangan nila ng tulong ng damong espiritu. Walang umasa na lalampas sa 500 na ang sigla ni Lavelle. Itinago niya ang kanyang lakas. Ang 7 anak ng makapangyarihang mga pamilya ay naisip na ang kanilang mga lakas ay halos pareho. Ang kanilang sigla ay nasa paligid lamang ng 100 na. Inakala nilang lahat na ang isa't isa ay nakalusot kamakailan sa tuktok na kaharian. Mula nang matanggap ni Blake ang kapalaran ng bansa sa Mountainish, 10 beses na mas madali para sa isang pangsyam na antas na hari na makapasok sa tuktok na kaharian. Ang ganitong uri ng pagbabago sa kapaligiran ay magpapaisip sa mga martial artist sa mundo na ang langit ay nagbukas ng linya na nagbibigay sa mga martial artist sa mundo ng pagkakataong mabuhay. Hindi nila alam na dinadala ni Blake ang kapalaran ng bansa at ginagamit ang kanyang nakamamanghang hitsura para mapalakas ang kapalaran ng bansa. Ang mga nagdala ng kapalaran ng bansa ay nasa tuktok na kaharian. Unknowingly, lahat ng martial artist sa mundo ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang rurok na kaharian. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Marshal Emperor Yanagi at ng iba pa na dalhin ni Blake ang kapalaran ng bansa sa lahat ng paraan. Pinatago mo ang iyong lakas, sabi ni Wilder sa mahinang boses. Akala ko lahat kayo nagtatago ng totoong lakas. Ngayon, parang na-overestimate na kita. Nagpakita si Lavelle ng pahiwatig ng pagmamataas at buong pagmamalaki na sinabi, ang pinnacle cultivation ay isang kompetisyon ng kapangyarihan sa likod mo at mga mapagkukunan.
Kung walang mga mapagkukunan ang espiritong damo, paano mo malilinang at madaragdagan ang iyong lakas? Walang mali sa pangungusap na ito. Ang mababang antas ng tuktok na kaharian ay isang proseso ng pag-iipon ng sigla. Kapag naabot na ng isa ang mataas na antas ng tugatog na kaharian, ang pangalawang pinto ng sigla sa katawan ng isang tao ay mabubuksan. Ang sigla sa katawan ng isang tao ay ilalabas, at ang isa ay makabisado sa paraan ng pagbabagong anyo ng sigla. Ang isa ay maaaring malayang gumala sa pagitan ng langit at lupa at mabuhay ng 500 taon. Kalayaan iyon. Ito ang kaharian na ginugol ng mga martial artist sa kanilang buong buhay na hinahabol. Sa lakas na ito, walang makakapigil sa kanila. Maaari niyang tingnan ang lahat ng mga patakaran ng mundo. Hinawakan ni Lavelle ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng walang katulad na presyon habang diniin ito si Blake. Ngumuso siya, "Blake Darby, noong nakipag-away ka kay Wilder kanina, na-expose mo na ang sigla mo. 120 na lang." Naglabas si Lavelle ng isang matalinong relo. Ginamit ang relo para subukan ang sigla ng kalaban. Siyempre, ni-detect din niya ito sa sarili niyang perception. Gayunpaman, hindi ito kasing tumpak ng kagamitan. Ang teknolohiya sa pagsubok ng sigla ay hindi lihim sa daan-daang bansa sa labas ng mga hangganan. Bukod dito, sa background ng mga makapangyarihang pamilya, hindi mahirap para sa kanila na gumawa ng mga naturang produkto, lalo na ang pagbili ng isang batch ng naturang mga relo. Ang impluensya ng makapangyarihan at aristokratikong mga pamilya ay hindi limitado sa mundo ng martial arts. Ang kanilang mga koneksyon ay kumalat sa lahat ng mga industriya. Sa sandaling ito, hawak ni Lavelle ang kanyang relo. Noong nag-away sina Blake at Wilder kanina, ipinahayag niya na ang kanyang sigla ay talagang 120 na. Talagang nasa ganitong halaga ang sigla ni Blake. Ngunit tila hindi nakita ni Lavelle ang sigla sa mga buto ni Blake. Si Blake ay marahil ang tanging tao sa buong mundo na makapagpino ng sigla sa kanyang mga buto. Ngumisi si Lavelle. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aming sigla ay higit sa 4 beses. Ngayon, sisirain ko ang alamat ng pagiging hindi magagapi ng Northern King. Sa isang iglap, itinaas ni Lavelle ang kanyang espada. Ang kanyang bilis ng paggalaw ay lumampas sa 170 metro bawat segundo. Ang bilis na ito ay parang angal ng hangin habang tumatawid sa lupa na may dalang malaking dami ng alikabok. Hinawakan ni Blake ang soul-shaking spear sa kanyang kaliwang kamay. Para siyang isang walang talo na binata. Hindi umiwas si Blake. Naramdaman niya ang pagwagayway ni Lavelle ng kanyang espada mula sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan at sinabing walang pakialam, bilang isang martial artist, hindi ka masyadong umasa sa mga electronic device. Mamatay. Hinawakan ni Lavelle ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at naglalaslas na ng patagilid. Umabot na ang talim sa kaliwang bahagi ng leeg ni Blake. Swoosh! Tinaga ng talim ang leeg ni Blake. Bahagyang natigilan si Lavelle. Hindi niya akalain na magtatagumpay siya ng ganoon kadali. Nagulat si Maddox Johnston. Sa susunod na sandali, ang kanang talim ni Lavelle ay tumawid sa target, ngunit napagtanto niya na ito ay isang after image lamang. Ang mga after images ay nawala, at ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsikip. Lahat ng naruroon ay isang martial artist. Naunawaan ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Masyadong mabilis ang takbo ni Blake, nag-iiwan ng anino. Puno ng malamig na pawis ang mukha ni Lavelle. Inalis niya ang kanyang espada at maingat na tumingin sa paligid bago lumingon sa likuran niya. Talagang iniwan siya ni Blake at pumunta sa Forest Gray at sa iba pa. Tumutulo ang malamig na pawis sa mga templo ni Forrest habang nakatitig kay Haring Blake, na nakasuot ng puti at nakasuot ng silver na sibat. Gumalaw ang kanyang katawan, at ang kanyang kamao ay may bigat na 10,000 pounds. Gusto niyang pilitin si Blake pabalik at lumikha ng ligtas na distansya sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling itinaas ni Forrest ang kanyang kamao. Bahagyang ginalaw ni Blake ang kanyang kaliwang kamay, at ang sibat na nanginginig sa kaluluwa sa kanyang kamay ay kumikinang na may malamig na liwanag. Idiniin ang dulo ng sibat sa Adam's apple ni Forrest. Tumigil ang kamao ni Forrest sa ere, at tumindig ang balahibo nito. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nasa kamay ni Blake.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pareho tayong nasa tuktok na kaharian, ngunit ang pagkakaiba ay parang bangin. Isumite mo sa akin at mabubuhay ka ngayon. Kalmadong sagot ni Blake. Ang buhay ni Forrest ay nasa mga kamay ni Blake. Ang pagtanggi ay katumbas ng kamatayan. Hindi tanga ang apat na katabi niya. Alam na alam nila na ang lakas ni Blake ay walang kapantay sa mga kapareho ng ranggo. Kung isa-isa niyang sisirain, ang ilan sa kanila ay malamang na hindi makakatakas sa kamatayan sa huli. Tumayo si Lavelle sa likuran niya, itinaas ang kanyang espada at sinabi sa mahinang boses, "Blake Darby, ambisyoso ka at gusto mong kunin ang lahat ng anak ng makapangyarihang pamilya. Hindi ka ba natatakot na mapuno ka sa kamatayan? Sinabi ko sa iyo, ang mga martial artist ay hindi dapat masyadong umasa sa mga electronic device." Itinutok ni Blake ang kanyang sibat kay Forrest at dahan-dahang lumingon kay Lavelle, na sumusugod sa kanya gamit ang kanyang espada. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay at naglabas ng isa pang salita, "Suppress." Boom! Ang payat na katawan ni Blake ay naglabas ng mas matanda at kahangahangang aura. Ang aura na ito ay parang lakas ng langit. Pagkatapos nitong pumutok ang aura, agad na nagbeep ang silver na wristwatch sa katawan ni Lavelle. Pagkatapos, ang buong relo ay sumabog. Sumabog ang wristwatch, dahilan para madumstruck si Lavelle. Ito ay dahil ibinigay sa kanya ng ama ni Lavelle ang relong ito siyam na taon na ang nakakaraan. Sinabi rin niya sa kanya na ang pinakamataas na limitasyon ng pagsubok sa sigla para sa silver na relo ay 10,000 na. Kabanata 779. Kapag lumagpas na ito sa kritikal na punto, ang sensor device sa relo ay agad na mapiprito. Noon, bata pa si Lavelle Simpson at walang kabuluhan. Sinabi niya na walang mga taluktok sa mundo na may higit sa 10,000 na ng sigla. Sa katunayan, mayroong kahit isang tao na may higit sa 1,000,000 na ng sigla. Ang taong ito ay si Sadie, na kinatatakutan ng mga nangungunang tao sa mundo. Ang numero unong eksperto sa mundo, Sadie. Kung wala siyang ganoong lakas, paano mapipigilan ng isang magandang babae ang mundo sa loob ng 100 taon? Sa sandaling ito, puno ng takot ang mga mata ni Lavelle. Sa wakas ay naintindihan na niya ang sinabi ni Blake Darby kanina. Ipinaalala sa kanya ni Blake na bilang isang martial artist, hindi siya dapat masyadong umasa sa mga electronic device. Dahil hindi ito ganap na tumpak. Puno ng takot ang mga mata ni Lavelle. Alam na niya ngayon na silang pito mula sa mga makapangyarihang pamilya na nagsasama-sama upang pukawin ang Panginoong Blake ay naghahanap sila ng kamatayan. Ang mga taluktok ng mas matandang henerasyon at ang tatlong malalaking shot ng kabisera ay kailangang tawagan si Blake bilang Your Highness nang makita nila siya. Hindi sa banggitin ng iba. Malamig na tinitigan ni Blake si Lavelle at sinabing, "Kung hindi mo nadumisan ang iyong mga kamay ng dugo ng mga sundalo ng Northern Army, binigyan kita ng paraan para makalabas at tinitiis ang iyong kayabangan." Gayunpaman, ang mga kamay na nabahira ng dugo ng ating Northern Army ay papatayin. Mapapatay ang buong pamilya niya. Ang 8 mahigpit na batas ng hilagang teritoryo na itinakda ni Blake. Iyon ay, ang sinumang maglakas loob na madungisan ang kanilang mga kamay ng dugo ng mga sundalo ng Northern Army ay papatayin ng walang awa. Paano kung si Lavelle ay isang henyo? Ngayon, gusto pa siyang patayin ni Blake. Sa isang iglap, nanimbalik ang sigla ni Blake. Lumuhod si Forrest Gray sa lupa, hindi makayanin ang pressure ng malapitan. Hindi makapaniwalang sinabi niya, ang aura ay kasing lawak ng langit. 10,000 sigla. Si Ferran Kirby ng pamilya Kirby ay isang seed genius na hindi mas mahina kaysa sa Forrest. Puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Ang isang pinnacle martial artist na may malaking halaga ng sigla ay palaging isang pag-iral na iginagalang ng mababang antas na mga tuktok. Madalas sabihin na ang nasa ibaba ng rurok na kaharian ay pawang mga langgam. Hindi nila alam na ang isang ordinaryong summit ay walang halaga kumpara sa isang mataas na antas ng tuktok. Ang agwat sa pagitan ng mga tugatog ay parang bangin. May kapangyarihan siyang sugpuin ang mundo. Paos na sabi ni Wilder Flitwick. Nakatayo pa rin si Blake dala ang kanyang pilak na sibat. Hindi lang kasing lawak ng langit ang kanyang aura, ngunit sapat din ang kanyang kapangyarihan para sugpuin ang mundo.
Ito ang aura ng isang martial artist na may siglang 100,000 na. Tanging ang aura na ito lamang ang makakapigil sa lahat ng martial artist sa mundo. Kapag nakita ng mga ordinaryong martial artist si Blake, luluhod sila. Ang aura na ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang ordinaryong summit. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Forrest at paus niyang sinabi, "Power suppressing the human world. Vitality of 100,000 na." Hindi natapos ni Forrest ang ikalawang kalahati ng kanyang pangungusap. Nakamit ni Blake ang napakalaking tagumpay sa Mountainish sa loob lamang ng ilang araw. Sa ilang sandali lamang, nakaipon na siya ng 100,000 na ng sigla. Paano ito naging posible? Alam lang ng mundo na narating na ni Blake ang rurok na kaharian. Gayunpaman, hindi nila alam na pinigilan ni Blake ang kanyang sarili sa loob ng 3 buong taon upang maabot ang pinakamataas na kaharian. Iyon ang gininto ang panahon ng paglilinang para sa mga martial artist. Si Blake ay pinigilan ang sarili sa loob ng 3 buong taon. Sa loob ng 3 taon ng gininto ang panahon ng paglilinang, pinigilan ni Blake ang kanyang sarili at tumanggi na pumasok sa pinakamataas na kaharian. Halata naman na malaki ang plano niya. Ang pamamaraang ito ay malinaw na ipinakita ng gabing iyon sa tuktok ng bundok Tanish. Dahil sa nakakatakot na pambansang landas patungo sa tuktok, nawala ng kulay ang mga tugatog ng mundo. Hinirampa niya ang kapangyarihan ng kapalaran ng bansa upang pagsamahin ang 8 mga diskarte sa isa, na lumikha ng 9 na pamamaraan na pinigilan ng 10 ipinagbabawal na pamamaraan, ang Banished Immortal. Sa huli, naabot ni Blake ang tugatog na kaharian ng hindi kumakatok sa makalangit na gate na nagbukas ng daan para sa martial arts. Ginamit niya ang kanyang sarili upang patunayan na kung ang isang martial artist ay pumasok sa tuktok na kaharian, ano ang magagawa ng langit kung hindi sila yumukod sa langit. Naabot na ni Blake ang pinakamataas na kaharian, at ang 99 na guhit ng purple chi sa kanyang katawan ay nasisipsip sa kanyang katawan na naging pinakamatibay na pundasyon ng tuktok. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon si Blake ng mga tagumpay ngayon. Sa sandaling naabot niya ang rurok na kaharian, siya ay hindi magagapi. Sumasayaw sa hangin ang puting damit ni Blake habang sumasabog ang kanyang aura. Isang tao na lang ang nananatiling nakatayo. Ang taong iyon ay si Sadie Dudley. Hindi siya naapektuhan ng aura. Tahimik siyang nakatayo sa ilalim ng puno at hindi inistorbo si Blake. Para naman kay Lavelle, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng kahihiyan. Namumula ang kanyang mga mata habang nakaluhod sa lupa, pinipigilan ng kanyang aura. Tinitigan niya si Blake at paos na sinabi, "Blake Darby, kahit mamatay ako ngayon, kalad ka rin kita pababa kasama ko." Ang kanyang mga salita ay determinado. Biglang namula ang balat ni Lavelle, at ang kanyang aura ay naging lubhang marahas. Ang kanyang mga mata ay duguan at puno ng matinding layuning pumatay. Ang mga tao ay parang mabangis na hayop na matagal nang nawalan ng katwiran. Alam ni Lavelle na hindi siya makakaligtas ngayon dahil napatay niya ang mga nakatagong ahente ng Northern Army. Ang natitirang 6 sa 7 anak ng makapangyarihang pamilya na dumating ngayon ay makakaligtas. Si Lavelle lang ang hindi makakaya. Sa ilalim ng pagpigil ng aura ni Blake, lumundag si Lavelle at itinaas ang kanyang espada. Ang kanyang lakas ay lumampas na sa 60,000 pounds. Ang sigla ng mga pinnacle martial artist ay nauugnay sa kanilang pangangatawan, at ang kanilang pangangatawan ay nauugnay sa kanilang lakas. Ang sigla ni Lavelle ay nasa 540 na, at kung pinakawalan niya ito ng buong lakas, maaari siyang gumamit ng puwersa na higit sa 50,000 pounds. Ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay lumampas sa kanyang mga limitasyon. Ang paggamit ng kapangyarihan na lumampas sa limitasyon ng isang tao ay mangangailangan na magbayad ng malaking halaga. Umakyat si Blake sa langit at lumipad sa hangin. Wala ni isang dahon ang dumampi sa kanyang katawan habang mahinahon niyang sinabi, "Nagsusunog ng sigla kapalit ng dobleng galing sa labanan." 60 taon na ang nakalilipas, ang kabisera ay nagutos na sirain ang mapanirang pamamaraan ng militar na ito at ipinagbawal ang pagtatanim nito. First, sa mata ng pamilya ko, kasing mura ng toilet paper ang decree ng capital. Sa lahat ng mga taon na ito, ang mga dalubhasa ng aking pamilya ay nagpasa ng maraming huwad na utos ng kabisera ng lungsod.
Ano ang magagawa ng kapital sa aking pamilya? Hingal na hingal si Lavelle. Nawala na siya ng malay at gustong kaladkarin si Blake kasama niya. Pinnacle martial artists na sinusunog ang kanilang sigla kapalit ng malakas na lakas ng labanan ay katumbas ng pagsunog ng kanilang life force. Ang ganitong uri ng ipinagbabawal na pamamaraan na may mahusay na mga disbentaha ay tinanggal ilang taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ito ay umiikot pa rin sa loob ng makapangyarihang mga pamilya. Makikitang hindi siniseryoso ng mga makapangyarihang pamilya ang mga utos ng kabisera. Ang lakas at bilis ni Lavelle ay tumataas pa. Lumampas na sa 80,000 pounds ang lakas ng kanyang kamao. Ang kanyang lakas ay lumampas sa 200 metro bawat segundo. Sa gayong nakakatakot na lakas, kaya niyang pumatay ng isang piling hukbo ng 10,000 tao sa labas ng hangganan sa loob ng isang oras. Ang mapanirang kapangyarihan ng tugatog ay lubhang nakakatakot. Ibinaba ni Lavelle ang kanyang espada, at ang espadang chi ay mabangis at nakakatakot, ngunit hindi nito mahawakan ang mga damit ni Blake. Kung magpapatuloy ito, siya ay pagod sa kamatayan. Sa estilo ng pakikipaglaban ni Blake, hindi ito ang gagawin niya. Patuloy siyang umiwas ngunit hindi lumaban. Namumula ang kanang mata ni Lavelle sa galit. Nasunog na niya ang kanyang sigla, at malapit nang magwakas ang kanyang buhay, ngunit hindi man lang niya nagawang hawakan si Blake kahit kaunti. Napakaduwag. Ang kanyang pagkamatay ba ay kapalit ng isang pass ang pinaglaruan ng daga? Si Lavelle ay umungal na parang kulog, "Blake Darby, hindi ka ba nangangahas na labanan ako? Ayon sa gusto mo." Kalmado ang ekspresyon ni Blake. Noon pa man ay lumalaban siya sa pagpatay sa harap ni Sadie. Bilang karagdagan, sinusunog ni Lavelle ang kanyang sigla. Hindi siya magtatagal ng higit sa 10 minuto bago magwakas ang kanyang buhay. Sa ganitong paraan, mapapapatay siya ni Blake nang walang pagdanak ng dugo. Sa kasamaang palad, ipinagpatuloy ni Lavelle ang pag-provoke sa kanya. Tumalikod si Blake at bumaba mula sa langit. Hinawakan niya ang pilak na sibat sa kaliwang kamay at bumagsak sa lupa na parang bulalakaw. Biglang dumoble ang bilis niya. Instant technique. Biglang tumaas ng ilang beses ang bilis ni Blake. Ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, na umaabot sa higit sa 500 metro bawat segundo. 200 metro ang pagitan nilang dalawa. Lumingon si Blake at nakarating sa kalahating segundo lang. Napakabilis ng kanyang bilis kaya nag-iwan siya ng mga after images. Mabilis na napunit sa hangin ang dulo ng pilak na sibat sa kanyang kaliwang kamay. Tila nag-aapoy na pula ang spearhead nang agad itong bumaon sa katawan ni Lavelle. Tumagos ang sibat sa kanyang katawan. Ang bangkay ay nahulog mula sa 100 metro sa himpapawid na lumikha ng isang malaking bunganga. Kabanata 780. Pinatay niya si Lavelle Simpson sa isang hampas ng sibat. Ito ay malinis at mahusay, nang walang anumang pag-aatubili. Ganyan ginawa ni Blake Darby ang mga bagay. Sa sandaling nagsimula siyang pumatay, walang sinuman sa mundo ang makakapigil sa kanya. Inilagay ni Blake ang kanang kamay sa likod at dahan-dahang binunot ang kanyang silver spear gamit ang kaliwang kamay. Hindi niya pinansin ang bangkay ni Lavelle at itinutok ang kanyang sibat kay Forrest Gray, Ferran Kirby, at sa iba pa. Sumuko o mamatay. Hinayaan niyang silang lima ang pumili para sa kanilang sarili. Ito ang huling pagkakataon para mabuhay si Forrest at ang iba pa. Walang karapatan silang lima na makipag-ayos. Kung sumuko sila sa Northern Army ng walang kondisyon, makakaligtas sila. Kung hindi, ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng kanilang kamatayan. Nagkatinginan silang lima. Sa harap ng buhay at kamatayan, ito ang pinakapagsubok sa kalikasan ng tao. Si Forrest at ang iba ay pawang mga henyo na may mataas na pagmamataas. Mahaba-haba pa ang daan nila. Ayaw nilang mamatay dito bago nila narating ang rurok ng martial arts. Kung nakipagkompromiso sila ngayon, mabubuhay sila. Si Forrest ang unang gumawa nito. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao at lumuhod sa isang tuhod. Ibinaba niya ang kanyang ulo at paos na sinabi, "Binabati ni Pinnacle Forrest Gray ang commander. Binabati ni Pinnacle Ferran Kirby ang commander." Nagsumite din ang pangalawang tao. Kung may isa, magkakaroon ng dalawa. Kapag may nagsumite, hindi na magiging mahirap para sa iba na tanggapin ito.
Malamig ang ekspresyon ng pangatlong binata na nakasuot ng itim na damit. May dala siyang itim na espada sa kanyang likod. Ang espada ay hindi nahugot at naitago sa loob ng ilang dekada. Ngayong nagpakita na siya, kailangan niyang sumuko bago pa man siya makalaban sa pinakanakasisilaw na kababalaghan ni Hansworth. Lumuhad siya sa isang tuhod at sumigaw, binabati ni Pinnacle Salvador Cardon ang commander. Pickchance Yanes greets the commander. Ang pang-apat na tao ay sumunod na malapit sa likuran, na ikinulong ang kanyang mga kamao at si Aimiling sa isang tuhod. Sa pitong anak ng makapangyarihang mga pamilya, isa ang namatay, at lima sa natitirang anim ang nagpasakop kay Blake. Isang tao na lang ang natitira. Kay Zajac mula sa pamilya Zajac. Isa siyang pinnacle martial artist na nakabalat kayo bilang lalaki, bagamat babae siya, narating na niya ang rurok na kaharian. Kinagat niya ang manipis na labi, ayaw sumuko kay Blake. Swoosh! 76 na metro ang layo, hinawakan ni Blake ang soul-shaking spear sa kanyang kaliwang kamay at tumusok sa hangin. Hindi gustong sumuko si Kaye sa Northern Army. Pagkatapos, papatayin siya. Kung hindi niya ginamit ang isang pinnacle genius, siya ay papatayin ng walang awa. Para kay Blake, mas madali ang pagpatay sa pitong anak ng makapangyarihang pamilya kaysa sa pagsupil sa kanila. Dumating na ang pilak na sibat, na nagpapakita ng malamig na liwanag. Binabati ni Pinnacle Kaye Zajac ang commander. Sigaw ng isang neutral na boses. Si Kaye, ang pinakahuli sa pitong anak ng makapangyarihang pamilya, ay kinuyam ang kanyang mga kamao at lumuhad sa isang tuhod. Mapatla at walang dugo ang mukha niya. Ang soul-shaking spear sa kaliwang kamay ni Blake ay 3 pulgada lang ang layo sa kanyang noo. Kung mas mabagal ng kalahating segundo si Kaye, nabahira na ng dugo ang langit. Ang iba pang 6 na tao ay pawang nagsumite sa Northern Army. Hindi akalain ng 7 makapangyarihang pamilya sa likod nila na ang mga kababalaghang inalagaan nila sa lahat ng kanilang mga mapagkukunan ay mauuwi bilang pupi ng iba. Mula nang isilang si Blake, pinipigilan na niya ang mga makapangyarihang pamilya. Ang 6 na pinnacle martial artist ay lumuhad sa isang tuhod. Sinaksak ni Blake ang soul-shaking spear sa lupa. Bang! Ang sibat ay tumusok sa lupa at tumayo ng tuwid. Si Wilder Flitwick at ang iba pa ay kumaibot ang mga talukap ng mata. Ikinulong ni Blahe ang kanyang mga kamay sa likod at mahinahong sinabi, tumayo ka at magsalita. Walang lumuluhod sa Northern Army. Maaari ko bang malaman kung ano ang mga kaayusan ng commander para sa atin? Tinitigan ni Salvador si Blake, puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Sinulyapan siya ni Blake at naisip si Luther Cardon na nasa malayong teritoryo sa hilagang bahagi. Mahina niyang sinabi, si Luther ba ay iyong pinsan o pamangkin? Ayon sa seniority, ako ang kanyang lolo. Ito ay ang katotohanan. Bastus! Galit na sabi ni Maddox Johnston. Ang pangalawang Master Cardon ng Northern Army ay ang pangalawang pinakamahalagang tao sa Northern Army, ang pinuno ng mga nakatagong ahente. Umalis si Maddox sa Northern Army dahil sa mga utos ni Luther. Kaya, labis siyang hindi nasisiyahan sa mga salita ni Salvador. Hindi pinansin ni Salvador si Maddox at sinabi ang kanyang mga alalahanin. Sinabi niya sa mahinang boses, ngayon, nagsumite na ako sa commander. Ibinaba ko na ang aking ulo at hinding-hindi magtatraidor sa Northern Army. Sa hinaharap, kung ipipilit ng Northern Army na lipulin ang lahat ng makapangyarihang pamilya, magagawa nilang walisin ang buong mundo sa ilalim ng iyong pamumuno, na higit na malalampasan ng Marshal Emperor Yanagi ng nakaraan. Kung papasok ako sa Northern Army, mapapanatili ko ang huling bloodline ng pamilya Cardon. Hindi pa tapos magsalita si Salvador. Totoo na nagsumite ako sa Northern Army, ngunit kung gusto ng commander na maging hidden agent ako at ibigay sa Northern Army ang lahat ng pangunahing sekreto ng pamilya Cardon, ibubuhos ko ang aking dugo dito ngayon. Pagkasabi nun, itinaas ni Salvador ang kamay at kinuha ang talam ni Lavelle. Hinawakan niya ang espada ng paalang sa harap ng kanyang leeg. Si Salvador na nagsumite sa Northern Army ay itinuring ng pagtataksil sa kanyang pamilya. Hindi niya kailanman ibibigay sa Northern Army ang mga pangunahing lihim ng pamilya Cardon. Handa siyang mamatay. Nagkatinginan sina Forrest at Wilder at nakita ang determinasyon sa mga mata ng isa't isa.
kung talagang gusto ni Blake na gawin nila ito. Ito ay talagang walang kahihiyan sa kanila. Baka mamatay na rin sila. Ang anim sa kanila ay nagpatuloy, ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mamatay. Ang Northern King ay hindi banta. Mahinang sabi ni Blake habang nasa likod ang mga kamay. Nanginginig ang mga daliri ni Salvador habang hawak niya ang talem. Bahagya niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Blake. Napangiti siya ng malungkot habang inaalala ang nakaraan. Siya ay naglilinang mula pa noong siya ay bata pa at naabot na niya ang tugatog na kaharian. Ang kanyang pangalan ay dapat na maging isang sikat sa buong Handsworth, ngunit hindi niya naisip na siya ay magtatapos sa pagpapakamatay. Dahan-dahang pumikit si Salvador. Ang boses ni Blake ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga, kung sasama ka sa akin, ikaw ay ipanganak na isang mamamayan ng hilagang teritoryo at mamamatay na isang kaluluwa ng Northern Army. Ito ay isang marka na hinding-hindi maaalis. Binuksan ni Zuan ang kanyang mga mata at tumingin sa kabataang kilin. Itinaas ni Blake ang kaliwang kamay at tinanggal ang espada sa leeg. Mahina niyang sinabi, huwag maliitin ang Northern Army. Makukuha pa nga ni Luther ang listahan ng anim na kandidato para sa seremonya ng pagbibigay ng titulo sa Mountainish, lalo pa ang mga Pukana ng iba't ibang pamilya. Walang imak si Salvador at ang iba pa. Ang mga nakatagong ahente ng Northern Army ay higit na nakakatakot kaysa maisip ng sinuman. Si Forrest at ang iba ay itinago ng mga makapangyarihang pamilya mula pa noong bata pa sila. Talagang ito ay isang pangunahing sekreto ng mga makapangyarihang pamilya. Sa huli, sa lahat ng mga taon na ito, palagi silang nasa listahan ng mga taong nasa ilalim ng pagbabantay ng Northern Army. Hanggat nais ni Blake na makita ang mga lihim ng bawat pamilya, maaari siyang lumingon at hanapin ang mga ito sa lihim na database ng Northern Army. Hanggat ibinunyag ni Blake ang kanyang pagkakakilanlan, makikita niya ang mga nangungunang sekreto sa kabisera at ang lihim na database ng Northern Army. Kaagad pagkatapos. Mula ngayon, ang pagkakakilanlan ninyong anim ay mauuri bilang isang S-level secret ng Northern Army, at kayo ay magiging mga hidden agent. Mahinang sabi ni Blake. Opo, Ginoo. Si Wilder at ang iba ay walang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanilang mga ulo. Ngunit hindi ito ang wakas. Hindi sila lubos na pinagkatiwalaan ni Blake. Mahina niyang sinabi habang nasa likod ang kanyang mga kamay, may isa pang bagay sa pagitan natin. Ano ito? Masama ang pakiramdam ni Salvador. May gusto akong kunin sa iyo, mahinang sabi ni Blake. Ang Ape Strike Technique ng pamilya Cardon, ang Sword Manual ng pamilya Kirby, ang Blood Coagulation Technique ng pamilyang Gray, at ang Secret Smithing Technique ng pamilya Yanes. Ano? Nagulat ang lahat. Ang nais ni Blake ay ang pundasyon ng anim na makapangyarihang pamilya. Iyon ang naging pundasyon ng mana ng pamilya sa daan-daang taon. Ang pangunahing sinaunang martial technique ng pamilya ay ipinasa sa mga matatanda at hindi sa mga kabataan.